Pangarap na ating makamit sa lumipas sa pitong dekada. Pagpapahirap, pagmamalupit at paghamak. Mga karanasang nagsilbing tubig sa uhaw na bulaklak. Kagitingan, kapayapaan at pagkakaisa. Mga nagsilbing gabay upang makamit ang inaasam na hiling. Ano nga ba ang tunay na simbolo ng ating kaligayahan? Ano nga ba ang simbolo ng kagitingan? Kilala sa pinakamaliit na probinsya sa gitnang Luzon at hitik sa Kasaysayan. 3 hanggang 4 na oras ang distansya mula sa lungsod ng Metro Manila, mararating mo na ang lalawigang kilala bilang bantayog ng kagitingan at tahanan ng bayani at mga banal. Mahigit kumulang 70 kilometro mula sa paanan ng bundok ay matatagpuan mo na ang dambana ng kagitingan. Ito ay nasa tuktok na bahagi ng Samat sa Bayan ng Pilar at pinakamaliit na bundok sa peninsula ng Bataan kung saan matatagpuan ang pangalawang pinakamataas na krus sa buong mundo. Naging tagpo ang bundok Samat sa pinakamadugong yugto ng digmaan sa pagitan ng Filipino-Amerikano laban sa pwersang hukbo ng mga Hapon noong 2nd pandaigdigang labanan. Sa pagsisimula ng digmaan noong 1942, ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay dumanas ng matinding paghihirap laban sa mga pwersang Hapon. Matapos ang 3 buwan ng walang tigil na laban, ang mahigit 78,000 na may sakit at nagugutom na mga sundalong Amerikano at Pilipino ni Major General Edward King ay nagtipon-tipon sa Bataan upang buong tapang na lumaban sa mga sundalong Hapon. Ang Mount Samat ang nagsilbing kanilang huling tanggulan. Inutos ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pagtatayo ng Mount Samat National Shrine. Ang pagtatayo ng Memorial Cross ay nagsimula matapos ang pagtatalaga ng Mount Samat bilang isang pambansang dambana noong 14 ng Abril taong 1966 at nakumpleto at binuksan noong 1970 bilang parte ng 25 taon na paggunita sa nakalipas na digmaan. Ang krus ay nakatayo sa taas na 555 metro mula sa nilebel ng dagat. Yari mula sa pinatibay na asero at konkreto at may disenyong marmol. Ang krus ay nakatayo sa taas na 62 metro na may mga braso ng krus na 30 metro ang lapad. Sinisimbolo nito ang 62 araw na pakikipagdigma ng mga sandatahang Pilipino-Amerikano kontra Hapon. Matatagpuan sa balat nito ang eskulturang disenyong gawa ni pambansang alagad ng sining na si Napoleon Abueva na pinamagatang Nabiyag na Bato at naglalarawan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad ng pagbitay kay Jose Rizal at laban ni Lapu-Lapu. Ang pintuang ito ay gawa rin ni Napoleon Abueva katuwang si Maximo Vicente kung saan mayroong elevator sa loob na magdadala sa iyo sa mga kamay ng krus. Tampok rin sa higanteng krus ang view deck nito. Dito, matatanong mula sa dambana ang kalakhan ng lalawigan ng Bataan, ang isla ng Corregidor at ang kamay nilaan sa maaliwalas na panahon. Ang kolonado naman ay isang pambihirang estrukturang gawa sa marmol. Sa gitna nito ay isang altar at sa likod ng altar ay 3 stained glass mural na idinisenyo ni Senon Rivera at ginawa ng Italianong Sigiliani. Masisilayan din sa dingding nito ang nakaupit na kasaysayan ng nakalipas na digmaan. Matatagpuan sa labas ng kolonado ang 19 na linog ni Napoleon Abueva. Sa harap na bahagi nito, matatagpuan ang matayog na watawat ng Pilipinas. Ano ang kahalagahan ng dambana ng kagitingan? Bagamat sinasariwa nito ang paghihirap na dinanas ng mga veteranong Pilipino-Amerikano sa kamay ng mga Hapon, ang dambana ng kagitingan ang magsisilbing marka, paalala sa atin at sa susunod pang mga henerasyon kung gaano kagiting ang liping Pilipino. Patuloy ang paglalayag, kasama ka maglalahat, lagyan ng kulay ang mundo.